Tayo sa ano sa Gurgur Manggid. Tuwan mo na lang tayo dito, guys. Hey, tas pa ano? Tas ano? Sir. Bung ni. Gua nga, uy. Rabiler, sana lumabog ka. Marunong ba yung lumangoy? Traveler? May life jacket. Life jacket. Si Traveler na gano. Kailan? Na lang tayo. Ay, magandang ano, magandang hapon. Tapos naman topic natin, bintuan na lang tayo. Dito kami sa Samal Island. Ganda ng ano, ganda ng resort ni Pastor Gibuloy dito, guys. Bintuan na lang ho tayo at ano. Meron tayong makausap dito, guys. I-subscribe nyo naman. Ito ay pinakamabait na workers ni Pastor Gibuloy. Si Travelers na gano'n na, oh. Nag-jet ski. Travelers, lumubog ka sana! Nawala yung signal kanina. Ang bihira. Naman talaga tayo, oh. Oh, kwentuhan na lang tayo dito. Wala tayong topic. Nawala yung signal. Magandang hapon po, kumpani po. Ate, share to sa akin, kumbawa. Oh, ma'am, nawala yung signal. Ba't... takot na sila sa mga ano DDS vloggers kayo, ginugurgur bigla yung signal natin eh. Meron akong kausap dito na ano na siya yung isa sa mga dahilan at daan kung bakit kaming mga DDS vloggers ay nagsama-sama ho dito. Siya po, effort niya po ito bago po kami uuwi. Sana ho ay i-subscribe niyo siya. Hindi naman siya political vlogger. Nagbablog ka, sir, lang nagbablog, no? Pero, sir, upo tayo dito, sir. Pakilala ka, sir. Ayun. Ayan. Ano, bago-bago lang yung channel po. Ayan. Parang okay. Pakamindamit. Parang kamindamit, ha? Bigay ni... Tatay Digong. Hala, magandang hapon po. Nandito po kami sa Quezon's Beach Resort ng Kingdom of Jesus Christ, Pastor Gibuloy sa Samal Island. Sir, pakilala ka muna, sir, bago kita ibigandap ng tuto. Ako po si Brother Denso, Brother Dennis po, ng Kingdom of Jesus Christ. Full-time miracle worker po ni Pastor Apollo C. Kibuloy. 10 years na po ako sa Kingdom. Yan. Si Brother Dennis po, siya po yung utak, no? Siya po yung isa sa mga tulay. Kung bakit po kami nakontak na lahat ng mga political vlogger. Dahil meron ngang mahalagang pinag-uusapan. Nangyari na nga, napalabas natin kagabi, sir. Sir, ano bang binablog mo, sir? Actually, yung channel ko, sir, more on ano yun eh, educational ano. Pero ngayon po, open ko yun nung time ng pandemic. Pero mm-hmm. nung natapos ang pandemic, natapos na rin ang channel. Mm-hmm. So ngayon, sir, bubuhayin natin ulit ang channel. Support natin kay Pastor. Support natin kay Pastor. So remove, deleted na lahat ng mga contents video doon. Pero may first upload ako doon ngayon, sir, mm-hmm. na explaining kung paano papasok sa kingdom, yung standard mm-hmm. talaga, mm-hmm. at bakit yung issue ng discipline at saka yung human trafficking, nasagot din natin doon sa first video. Mm-hmm. Ayun mm-hmm. po. At saka abangan nila yung mga susunod pa ng mga videos natin doon. Sir, ano ba yung ano mo? Ano ba yung channel mo? Denso TV po. Denso TV. So, Denso TV. Yeah, subscribe nila kasi... kung paupin nga, sir, ng ano niya channel, ano mo nga, sir, pakita mo dito, sir, para ma-subscribe nila Denso TV. Ayan, oh, salamat Bisnak, sir, Bisnak Pilipina. Ayan po, Denso TV po yan. Ayan, ayan. Kasi ganito lapit po konti, sir. Yan, para makita. Screenshot po ninyo, mga kabisnak. Kasi dyan po tayo kukuha ng mga update kay Pastor Kibuloy. No, siya po kasi, sila po kasi yung official dito sa Sukmid nila eh. Ayan. Sige, kasi sir. Po, mga viewer po ni Sir Bisdak, matagal po kaming nanahimik ng mga worker kasi
wala po sa amin yung parang isu-show, yung show of good ano bisdak na bawal papakita kung ganito yung lifestyle namin, ganito kami kasaya, ganito yung buhay namin, na buhay kingdom. Pero yung nangyari ngayon na yung ulo na namin, yung leader na namin, yung tinitira ninyo na puro kasinungalingan, may mga fake witnesses pa kayo. Hindi na po namin, hindi na po kami mapipigilan po. Hindi na kami pwedeng manahimik kasi kami ang nandito, 10 years na ako sa kingdom. Kami ang nandito, kami ang mas nakakaalam kung ano ang katotohanan. Kasi po, pumasok ako sa ministry, professional na ako, bisdak, no? College instructor na ako nung pumasok ako. So, do you think po, kahit simple logic lang, sa 10 years ko na pamamalagi dito, kung talagang totoo yung mga sinasabi ng mga fake witnesses na may pag-aabuso, siguro isang sampal lang ni Pastor sa akin, hindi nyo na ako makikita. Diba? Ganun. Oh, ito ganun na yun. Si Saudi Girl, done subscribe na daw. Ah, salamat po, salamat, salamat. Hi Saudi Girl, pwede bang pa-link ng ano, link ni ano ni Sir Dencio? Ayan. Para ma-subscribe naman nila kasi ang purpose, ang laban natin dito mahaba. Yes po, ayan po. Maraming salamat po. So abangan niyo yun nga, kami yung reliable, credible na mga testigo kasi kami yung nandito po. At saka hindi lang po ako, marami pang naka, kasi 3 days na kami magkasama ni Sir Bisdak. Ang dami na niyang na-meet na mga workers na katulad ko na interview off and on cam, di ba? 30 years, 40 years in the ministry, even before pa ang kingdom, kasama na nila si Pastor. So ang dami po namin, no? Yung sa compound na pinuntahan namin, yung KJC, yung central headquarter namin, nasa 1,000 plus po ang workers diyan. Sabi nga ni Pastor, 45 sacks a day. At saka totoo yan, no? 15 sacks per meal ang niluluto para lang sa mga workers. Kasi free lahat yan. So isa po ako doon. At saka sa ibang mga compounds pa, pumunta din si Sir Bisdak. Nakita niya doon kung gaano. Kasi may nag-comment, Sir Bisdak, na plastikan lang daw kasi may bisita. Mga bisita kayo. So kaya ganun lang daw yung ano namin, hospitality. Yung galing ninyo akala. Ay, bed kasi nandito. So ano yun, ba totoo, sir? Oo. So ganun talaga kami kasi pag-ibig yung turo ni Pastor sa amin, yun yung pinaka main language namin sa kingdom. Love, love, love. Yun talaga ang always ang reminder sa amin ni Pastor. Kaya hindi niyo po, hindi po napipeke kasi yung ano yung pagmamahal talaga. At nararamdaman yan ng tao. Mismo. Oo, kung peke or genuine or totoo yung pinapakita. So, siguro naman aramdam yun ni Sir Bisdak. Hindi ko lang alam, no? Kasi pangit naman sabihin na ano. So, nasa kanila na po ng mga vloggers na nandito. Ako sir, yung hindi pa ako nakarating sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Actually, nakikita ko na po doon sa Liwasang Bonifacio yung disiplina ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Nung pagpunta ko po dito, naikot ko po, nakilala ko po ang sobrang daming mga miyembro na disiplinado. Kasi sir, nanonood sila ng coverage ko ng rally. Sinasabi nila, grabe, ang ganda ng rally, organized, nakadisiplinado. Rally pa nga, disiplinado na, what more pa pag talaga nandito? Huli po eh. Maganda yung ano, maganda yung pagdala ni Pastor Kibuloy. Yes, yung alam mo yung ugali, sir, no? Yan yung isa sa mga natitreasure ko dito, sir, na ang tindi, mayroon palang mga ganitong klaseng mga tao. Kasi sa isang organization, makikita mo kung anong klase ang leader doon sa kanyang followers. Diba? Magre-reflect yun, sir. Magre-reflect pati sa kung saan ka pupunta, the way i-organize, the way i-build up yung ano, doon mo makikita talagang ano, kung gaano kaano yung leader. Kaya, yun po, yun yung ano namin talaga na kasi tao din kami, nasasaktan kami sa lahat ng mga binabato ninyo kay Pastor na alam namin na hindi totoo talaga. Mismo. Oo, kaya yun po, no? So gone are those days na mananahimik kami. So marami na kami mga kapatiran na talagang nagsalita na. So ngayon, this is the right time na hinihintay ko din na ako na din mismo mag-ingay na rin sa aking channel. At maraming salamat dito sa platform ni Sir Bisdak at napaunlakan ako, sir. Maraming salamat. Actually, sir, sa totoo lang, sir, eh. Kami nga, na hindi kami miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang ingay na namin at binibuild up namin yung Kingdom of Jesus Christ, tingin namin sa Kingdom of Jesus Christ noon na hindi pa namin na-experience. Maayos talaga. Lalo na nung napuntahan po namin, actually sir, napakaganda po ng pagkakataon na kayo po mismo mga miyembro ay magsasalita. Kasi kami, hindi naman talaga kami miyembro, kaya pa kasi sabihin, political blogger lang yan, for the views lang yan eh. Pero kaya nung mga siguro first din natin dito, sinasabi ko, sir, ito ba yung mga atake ko, sir? Totoo ba to, sir? Kasi ako, yung nalalaman ko sa Kingdom of Jesus Christ, sa pagre-research lang.
Pero yung actual, hindi ko ano yan. Wala akong idea, wala akong knowledge nun. Ngayon, na-experience ko po mismo, ito po, kita ko sa mga dalawang mga mata ko, mga tainga ko, lahat-lahat po, yung pagtingin o hintibayros kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ na napakasama. Isang kalukuhan ho, at kasinungalingan yun. At lalo pang titibay po ang aming panindigan para kay Pastor Kibuloy. Kasi na-meet namin in person, nagpakilala sa amin lahat po ng mga akusasyon po labang kay Pastor. Merong nagtitestify na hindi totoo. Kaya nga sabi nga ng ano, ng isa ng mga nakausap natin kagahapon doon sa ano, Prayer Mountain. Imbitahan nyo rin kami. Tama. Tapos dun sa Glory Mountain, yung si Taba, umbitahan nyo kami sa kongreso. Ang problema nga ho, hindi maimbitahan kasi baka mapupusoy. Kaya ako sir, sa totoo lang, napakaganda yung napagdesisyonan mo. Yes. Actually, service doc, right timing kasi parang self-serving kasi ang dating kung parang kami yung laging nagtatanggol, di ba? Na kasi parang sabi nila bias 'yan kasi nakay pastor 'yan, di ba po? Pero ngayon po naumpisa na yung mga vloggers na hindi naman kasapi ng Kingdom of Jesus Christ ay sila mismo na experience na nakita nila kung ano ang totoo. Eh ngayon nandito na kami sa likod ninyo, sir. At hindi na din kami pwedeng hindi mag-ingay. Mismo. Yan, yun po. Kaya po subscribe niyo po si Sir Dencio TV, sir. Dencio TV, pa-subscribe niyo po sa mga bagong pasok. Kasi ang okay na, nag-subscribe na daw sir. Comment ka nga dito, sir. Ayan po. Kaya mo bang mag-comment, sir, sa live natin ngayon, sir? Okay, para pag-comment mo dun, makikita niya, makikita nila, sir. Kiklik lang nila yung link, sir. Yes. Sige nga, sir, comment mo nga, sir. Pasok ka sa... Papasok si sir sa ano, ha? Lagyan ko ng jacket, no? Oy, marami nang nag-subscribe, oh. Kasi si sir kasi yung isa sa tulay po na nabuo yung pagtitipon-tipon po natin dito, mga political vlogger para sa bayan. Oh, at siya na, mag-ingay na rin siya sa social media. Tama ho yun, mas maganda marami. Ayan ho, kasi ito, nandito mismo si sir eh. Kami, alis na kami dito. At least, malalaman natin yung kaganapan dito. Ayan sir. Kung comment si sir ha, ipipin ko lang ho yung ano, yung kanyang, yung ano. Comment ka sir. Gawin mo sir, punta ka sa channel mo muna sir. Okay. Tapos yung link ko. Yung link mo, ipipaste mo dito sir, para yun yung ipipin natin. Yan. Okay, sabi ni ano, Relin, we stand support Pastor Kibuloy, we are forever thankful and grateful to you, Pastor. Naman, alam mo si Pastor ay hindi ordinaryong tao to para sa akin. Itong Kingdom of Jesus Christ hindi kayang ano to magawa ng isang taong ordinaryo. Merong something kay Pastor. Maniwala ko kayo sa akin. Felicidad Nas, ano yung profile nila sir? Hindi ano, oy marami nang nag-subscribe, ay subscribe na pare. Ito, na-send ko na. Ano mo na yung link, naka-comment yes ka po, na. Yes po. Nasaan na ba 'yun? Yung link mo sir. Ayan na sir. Bull forever. Comment mo nga uli sir. Ayan na po. Uy. Flat comments kasi. Teka lang, nagko-comment si sir ng link niya. Gawin kong moderator para madaling mahanap. Wala po. Oy, nag-subscribe na daw si J-Lo. Salamat po. At saka ano lang, gusto ko lang ding sabihin no, na kasi parang ang nangyayari kasi kay ano kay Senator no, with all due respect Senator Risa Contreras, kahit po na may ginagawa kang pagdinig diyan, kahit ano po, i-respect niyo po yung leader na nirerespeto namin, yung 7 million na leader po, ay 7 million na members po na workers, i-respeto niyo po kasi sobrang taas po ng respeto namin. Sir, pakuha mo nga uli sir. Pag-usapan din natin yung 7 million members ngayon, sir. Total, nandito si ano, nandito si Ismay. Ismay, tama-tama, nandito ka. Magpasagot natin. Hindi ko alam bakit hindi siya mag-appear dyan. Comment ka ulit, sir. Tama yan, Ismay. Dencio TV, ano. Ay, teka lang. Huwag ka muna mga mag-link nga, sir.
Comment ka lang ng ano, hindi link. Okay. Comment ka muna ng hindi link. Baka na-plug tayo, no? Oo. Wait lang ha, pa-comment mo na sir na walang link. Nagyan kita ng jacket. Kahit yun lang sir, para makikita. Saan na? Dapat na, so kay Isa oh. Hinahide ako. Oy. Hinahide nyo ba si ano? Si Densyo? Bera. Anong i-hide si Dense? Huwag nyong i-hide si Densyo TV ah. Tulong tayo kay ano, kay Krista. Sige nga. Sa cellphone mo, parang ito yan. Densyo TV yun, Ismi. Naka-comment na yun kanina eh. Baka biglang nawala. Baka nandiyan ah. Ito, ano na naman ako. Di ko ma-search. Wala namang nag-hide daw. Lalagyan ko lang ng jacket si sir. Bakit hindi ka na... Kita ko yung comment mo kanina sir eh. Wala namang nag-hide. Tika lang ha. Kasi maganda po yung ano, maganda po yung guided po tayo, paniwalaan natin sundan about Pastor Kibuloy. Marami kasing mga vlogger ngayon na basta lang ano, sumasakay sa issue. Gusto natin yung legit na ano. Bakit hindi nakikita sa akin yung ano? Nakita niyo comment ni Sir Densyo, guys? Comment niyo. Parang nakita na ko kanina, nag-comment ka sir, diba sir? Ay, wala daw comment. Nakailang comment na ako. Ilang comment, tika lang. Wala daw sir eh. Ano ba to? Wala, o wala nga daw sir comment sir eh. Wala daw comment, tika lang. Tika lang guys, kasi meron tayong ano, meron tayong usapan kay Sir Densyo. Si Alisa may comment. Account mo na yung gamit mo na din siya. Yes. Oh, sige nga. Kailan guys ha? Supportan po natin eh. Ito kasi si Sergio yung ano... Ayun yung link mo, ayun yung kinoment mo, Ismi. Yan. Oh, yan. Sige, comment ka nga, sir. Yan, Densyo TV. Subscriber na ako. Baka sa signal ko daw. Wala, please. Baka nga daw sa signal mo, sir. Ayan, oh. Yung may 10k po, may 10k. Yan na po, subscribe. Da ito tika lang. Ito yun. Sige sir, mamaya na lang sir ayusin natin sir, baka nga sa signal mo sir. Nakapin na po yung ano. Salamat Ismi. Alisa Densyo TV pala yun sir. Ano tama? Hindi, Densyo TV lang talaga. Yan. Okay. Yan Densyo TV. Densyo TV. Na, ano lang yan na ano niya yung nagreply sa kay Miss Alisa. Densyo TV lang ho, nakapin sa inyong comment section guys. Pa-subscribe nyo po. Kasi ano, ito Ismi. Buti nandito po kayo Ismi. Galing kay Alisa Bisdak. O yan na, si Densyo TV. O sige nga. Ayan. O salamat sa mga nag-subscribe. Wala ka pa daw, hindi ka pa daw naka-comment kanina sir. Wala ka pa daw comment eh. Pero nakapasok ka na sa ano sa live. Ilang ano na yon? Nakapasok na siya sa live eh. Mag-heart ka nga, sir. Pero nandiyan nakita na natin comment mo. Sumasabay na no. No? Pakahinide na ako. Hindi kasi ano eh, kag na-hide ka hindi ka maka-comment eh. Na-comment ka. Pero bakit hindi nakikita? Ayan na po ah, Densyo TV. Ayan, kanina yan sa Sandstall Pastor. Ayan, okay.
Okay, na-subscribe na po. Oh, anda, yan, na-subscribe na po. Okay. Sir, ito sir, punta tayo sa ano, sir. Sa meron kasing ano, sa mga na hindi pa nakapag-subscribe po, nasa nakapin sa inyong mga comment section, yung ano ni ano Erden Show TV. Gito na lang. At nandito 'yun. Nakapin. Ah, ganun pala pag nagpipin. Tayo makita natin. Paano ba mag-guide nito? Sige, okay na lang yun, sir. Mga ganyan, importante, ano. Dahil namang, ano. Yes. Ayos naman dito sa, ano. Sir, meron kasing concern itong kaibigan kong si Ismi. Ismi, ina-attack kasi ngayon ang Kingdom of Jesus Christ. Actually, content ko sana, pero total, nandito ka naman. Okay. Ikaw na ho mag, ano. Ay, maraming salamat sa mag-sum. Ikaw na rin magpaliwanag. Ang sabi kasi ng ano, ang sabi kasi ng mga kalaban sir, no, mga bashers ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi daw sir, naka-comment na po ako sa comment box. Sino to, si Isa? Hindi daw totoo sir. Na 7 million ang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Oh, ito Isme ha. Ang sasagot, isang credible source natin na mismong nandito po mismo sa ayo sa ano Cusans, no. Sir, pakipaliwanag nga sir yung 7 million sir para maliwanagan kasi yun po ang binabanat ngayon kay pastor. Okay, yung sa membership po kasi marami kaming category of membership po dito sa Kingdom of Jesus Christ. So yung 6 to 7 million po, yun po talaga yung tawag dito, yung official na naging member or nagpabaptize po sa Kingdom of Jesus Christ. In terms of ano po, yung activity, yung active na status po, nasa around 3 million yung active po talaga na based sa database po ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang nandyan pa, nalolocate pa, nagsisimba sir every Sunday kasi meron kaming dalawang category of membership, yung miracle member at saka yung full-time miracle worker. Okay, yung membership naman po na miracle member, yun po yung nasa labas na ano na may sarili silang yung buhay nila pero they go to church every Sunday po at nagsusupport sa Kingdom of Jesus Christ. Yung sa amin naman po na kategory ay mga miracle worker or full-time missionary po kami. Kami yung nandito talaga nakatira kasama ni pastor. Okay po, sa mga compounds. So, nasa buong mundo po kami. So, ang active po na membership is nasa 3 million po. Ngayon naman po yung 4 million, yun po yung mga covenant partners, sympathizers at saka yung mga nagsusupport po sa ministry. So, ano naman po ibig sabihin ng sympathizers, yung covenant partners, sila po yung sisimba dito sa Kingdom of Jesus Christ pero hindi pa po sila baptized. Oo. Pero they believe sumusupport po sila sa Kingdom of Jesus Christ. Kingdom, ang tawag po sa kanila ay Kingdom Sympathizers and Covenant Partners po. So yun po yun. So 7 million. Actually po, mas more than pa po sa 7 million talaga yung actual na membership based on record. Mm-hmm. So yun po yung ano, yun po yung ano. At saka yung worker naman po nasa around 10,000 workforce na po ang full-time missionary, nasa buong mundo po yan. Okay, na-assign po sa ibang bansa ang iba. Kami, nandito kami sa central headquarter. Dito naman sa location namin ni Sir Bisdak ngayon, isang compound naman ito. Marami ding worker na nandito. Sa Glory Mountain, isang compound din yan. Ang Prayer Mountain, isang compound din yan. Nandoon din yung mga workers nakatira doon. In fact, nakita ni Sir Bisdak yung mga bahay nila na European style yung building. Yung mga millennial houses namin, so doon sila nakatira. So yun po, sir, ang katotohanan dyan sa membership. Ma'am Jessica Bear, nakapin po sa comment section yung link ni Sir Dinjo para ma-subscribe po ninyo. I-click nyo lang. So ano, sabi ni ano, Bisdak, ang pinagbabasehan kasi nila yung statistics, may internal records pala sila sa QOG. Statistics daw sir, ano yun sir? Ah, okay. Kasi ganito po, siguro kung sa statistics yung babasihan ninyo, marami kasing mga members, sympathizers, and covenant partners na parang kung sa ano pa ang term is parang silent sympathizers or silent members na active sila pero hindi mo sila ano kasi yun ang ano kasi sa amin ni pastor po nung before itong issue na ito parang ano tayo, manampalataya tayo na hindi natin, parang hindi tayo pakitang tao sa kanila, yung hindi tayo show off sa kanila, hindi nila alam kung gaano tayo karami, pero
talagang marami tayo. So ganun sir. So ngayon lang po talaga namin nilabas yung number. No, ngayon na mayroon kasi lagi kami binabash na kaunti lang yan sila, thousands lang yan sila. So ngayon po based on records po nasa 7 million yun po ang nabanggit po sa, na mahal na pastor, totoo po yan. At saka ako po ang patunay niyan kasi ako po nabigyan po ako ng privilege po ni pastor na makapaglibot sa iba-ibang countries po ng aming mga satellite congregation, at doon po makikita ninyo na thousands din po yung mga nandoon ng mga members and mga workers din po. Baka yung statistics na sinasabi nung nire-research ng mga hindi pa updated yun, sir. So, baka hindi pa update. At saka ano yun, record ng national statistics, ang sabi nila based on sa membership ng religious organization. O yun nga, baka hindi updated. Hindi updated, sabi nga 50,000 lang nga lang daw, sabi sir. Kasi mahirap po paniwalaan bakit po gagawa si pastor ng 75,000 seating capacity na dome na kung nasa 50,000 lang kami. Kasi ang purpose po ng kingdom po namin is para sa mga leaders lang po yan. Mga leaders po ng iba-ibang countries, pag meron pong malakihang pagtitipon like anniversary, doon po ipapasok lahat sa 75,000. Kaya nga umabot siya ng 75,000 seating capacity kasi yung naglilista na po ng mga leaders sa buong mundo na ipa-attend doon sa grand anniversary, umabot po siya, no? Kukulangin pa yung 75,000 po na seating capacity. Sa leadership lang po yan. So yun po, hindi po totoo na nasa 50, pero hindi naman po namin pinagmamalaki, no? Hindi namin pinagmamalaki ang number po kasi nasa Bible po yan, di ba? Yung number Gideon 300 nga, di ba? Ilang thousand sila na mandirigma, pero 300 lang yung pinili ng ating ama, no, na dakilang ama para makipaglaban. So hindi po namin pinagmamalaki yung number, hindi po namin pinagmamalaki yung following. So sinasabi lang po namin na ganun po kami karami na sumusuporta kay pastor. Pero sir, sinabi na rin niya ni pastor na 7 million ho talaga kayo. Yes, yes. Kaya ako, hindi ako naniniwala sa mga basahang bayaran, mga bubong mga balagir. Dito ako maniniwala sa nandito Alam naman silang tawag yan. Wala na sa mga datos. At saka kung gusto nilang makita lahat ng mga files, may mga files naman sila, lahat ng mga nagbi-member, umiperma ho yun. Yes, yes. May dokumento Yes. Yun pa lang, ang bilang talaga, 7 million. Yeah. Yung baptismal po, para layman's term, maintindihan natin, may registration po kasi yan. Parang application mo to become a member of the kingdom. So, yun po, may pepermahan ka. So, may record po yan. At saka, pagpalagay natin, sabi natin na 50,000, yung sinasabi ng ating dito na nasa 50,000 lang, i-compare mo yung 50,000 sa mga fake witnesses na nakuha nila. Marami pa rin po yan na magsasabi na hindi po talaga totoo ang mga fake witnesses na yan. So, yun po ang ano. Sir, sabi ni Isme, nasagot na ba namin yung tanong mo? Sabi ni Ball Forever, I'm one the scholar na binigyan ni pastor ng pagkakataon ng makapag-aral. Grabe, libre lahat. Wala ka nang iisipin pa kundi mag-aral ng mabuti. Ayun ang be a good example of the people just like Pastor Kibuloy. Yeah. Actually, mamaya po alas 5 ng hapon, baka magla-live na naman si Sir Bisdak. Kasi meron pong awarding na gaganapin doon sa Central Headquarters po, sa eskwelahan po ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Kasi isa po sa scholar ni Pastor. Hindi ito membro, hindi member ng simbahan, ng kingdom, hindi din siya worker, sir. Mm-hmm. At talagang estudyante siya na magkaiba ang pananampalataya. O, pero scholar ito ni Pastor, pinaaral hanggang nakagraduate ng pagiging criminology, no, na BS criminology. Ngayon nagtake po siya ng exam, nag top 7 po siya, top notcher sa buong Pilipinas. So pwede niyo po i-check yan sa PRC na record. Kalalabas lang po yan. So bibigyan yan siya ng parang parangal mamaya o i-recognize natin, and bibigyan din natin ng privilege sila, Sir Bisdak, na exclusive na ma-cover nila yung awarding na yan sa scholar, and ma-interview ninyo, sir. Mamaya yun. Lahat yan, all expense yan. Pag sinabing gift of education scholar, pag 100% ka, wala ka talagang babayaran. Tama yung sinabi ni kapatid natin dyan sa comment section po. At saka, isa lang po yan sa napakaraming napatapos ni pastor, no? May mga lawyers na, may mga doktor na parating. Ang purpose kasi ni pastor Bisdak, bakit niya na-open yung Jose Maria College, at saka nilagyan ng mga kurso na engineering, medicine, doktor, lawyer, law, business, lahat na ng klase ng mga course nandyan. Kasi yung mga
yung mga yun nga, yung mga not capable na ipadala yung kanilang mga anak to para makapagtapos, ang pinaka-requirement lang naman ni pastor is may interest ka na magtapos ng pag-aaral. Pag once makita yan sa'yo, okay, paaraling si pastor ka. Yes, papaaralin ka hanggang matapos ka. Okay, we put on the record, ah, hindi na kayo, hindi ko mo Kingdom of Jesus Christ members ka or not ay may discrimination, hindi ka pwedeng mag-scholar ni Pastor Kibuloy. Pag makitaan ka lang ng interest at qualified ka, pwede ka. Yes, at saka yung ma-check talaga na hindi capable yung parents na pag-aralin siya financially. So yun po yung isa sa mga requirements. Meron din naman pong scholarship talaga, yung para sa mga members and workers. Mm-hmm. So, yung meron yun, yung gift of education, full-time po ang tawag doon. Yung gift of education naman, GOE, gift of education scholarship, yun po yung open para sa lahat. Mm-hmm. Of course, sa lahat naman ng scholarship, meron talaga yung proseso na dadaanan na ano po, na para matanggap ka. Yun po. At saka may mga nagtatanong, baka kailangan din na mataas ang grades, ganito, matalino or whatever. Meron din po kaming academic scholarship para doon sa mga matatalino talaga, mm-hmm, na may mga yung privileges din kasi medyo angat yung kanilang grades eh. Pero yung dito sa ano, sa scholar talaga na open sa lahat, basta pasado po kayo at makasurvive po kayo, matapos yung kurso ninyo, maging professional kayo, yun po ang tinitingnan ng ating scholarship committee. At saka of course yung record po, may good moral character din. Yan. Yan po ang character tinitingnan din po. Sir, merong tanong dito si Isa. Yes. Subscriber mo na rin ito sila. Thank Sir you po Densho sa pag-subscribe Densho TV po. Maraming salamat at naabot na tayo ng 10,000. Salamat Sir Bisdak. Sabi ni Isa, Sir Densho, pwede po bang mag-visit sa chapel nyo even not member? Of course po, of course. Yung chapel, linawin ko lang kung nasa ibang lugar sila, KLC po ang tawag namin diyan, Kingdom Light Congregation. O KLC po. So pwede po kayong bumisita anytime you want po. Meron po tayong mga workers din, mga Kingdom ministers and coordinators na naka-stay po talaga diyan, naka-assign diyan na pwede niyo pong puntahan anytime you want po. Follow up a question ni Isa para sa iyo. Yes, sir, soul searcher po ako, mm-hmm, at this point. Saan po pwede makinig ng doctrine niyo? Okay. Okay. Actually po ang pinaka main ano talaga namin is the SMNizer kasi part yan ng aming yung pagbabahagi ng salitan ng Ama no through pastor, pero giguro nila sir no, kaya yung iba nagrereklamo kasi parang karapatan nila yon na doon nakikinig ng mga mensahe no ng ating Panginoon doon sa TV. Pero kung hindi niyo makita po sa SMNI sa TV, meron po tayong smni.com na website po, naka-live stream po yan no 24/7, at meron din po tayong mga KLC na mga Facebook pages na doon po nagla-live stream po tayo sabay-sabay sa mensahe po. And marami po tayo, may website tayo ng Kingdom of Jesus Christ, pwede nyo pong bisitahin, kingdomofjesuschrist.com. And then meron din po tayong pastorapolosikibuloy.com sir na mga websites. Marami pong platform na pwede ninyo mapagkukunan po ng mga message po na ni pastor po, yung mga pangangaral ni pastor po, nandoon po lahat sa mga platforms na ito. Okay. Ayon naman kay Sky Assure, pwede po bang bumisita sa Glory Mountain kahit di nyo kaanib? Okay po. Yung amin pong place na pwede kaming magdasal doon sa mountain po, yung sa Tamayong po, dalawa pong compound yan. Meron po tayong Prayer Mountain and meron pong Glory Mountain. Yung Prayer Mountain po, yun po yung pwede po open sa public na kahit hindi po kapareho ng aming pananampalataan, ng aming doctrine, no? Yung hindi po kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. Yung Prayer Mountain na napuntahan natin, Service Doc. And then yung Glory Mountain po, yun po yung exclusive po talaga sa member at saka worker po ng Kingdom of Jesus Christ, kasi yun po yung pinaka, kaya nga tinawag po na Glory Mountain kasi yun po yung parang pinaka holy land po namin, na pag once gusto mo mag-prayer and fasting 1 week, doon ka po, doon ka lang po magbabasa ng Bible, reflection, kausapin mo ang Panginoon doon po sa Glory Mountain. So mapalad po sila Service Doc and the rest of the vloggers po na nabigyan sila ng pagkakataon na makapunta po doon, makapasyal sa Glory Mountain. So hindi pwede po yung hindi
Yung Glory Mountain, exclusive lang talaga. Exclusive po siya sa ating mga... Of course po, may mga... Lahat naman ng rules, may exemption po. So, may mga iilan po, kagaya po ninyo, na mapapagbigyan. Depende na po kung ano ang ano po. For example, may pamilya siya or yung magulang niya nasa Kingdom of Jesus Christ. Yung mga ganun pwede po ka. Na pwede naman po. Ayan o. Pwede po sa iyo parang walk-in up. Para commercial. Commercial. Hindi commercial yun, hindi sir. Hindi siya commercial. Hindi. It's a prayer compound po. Parang nasa langit ka po pag nandun ka na paraiso. Yun po. Si Sir Bisdak na po yung nagsabi. No. Tsaka ipapakita ko yung mga video ko, sir, sa live ko na pag-uwi. Hindi ko pa na-edit. Okay, eh. Marami akong mga footage, sir. Eh. Yeah. Sir, ito tanong din po, sir, ni Tita Lala TV. Bisdak, pakitanong, kailan bubuksan ang public, sa public ang kingdom? Ayun po. Yun nga po, no, nabanggit na po yan ni Pastor na ang kingdom po ay magkakaroon po ng tatlong phases of opening, Sir Bisdak. Kasi nga po, it's a massive project, no? Parang ano talaga siya, grand project siya ng kingdom na sobrang dami po. Intricate and complex. Di ba nabisita niyo lahat kung paano ginawa? Mm-hmm. Kung paano ginawa, pinano ang kingdom. Ipipili rin namin yun, yung sa labas lang. No, yes, sa labas. Yes. So, hindi po siya madalian po na mabuo lahat talaga kasi hindi lang po siya yung arena. Sa palibot po kasi nandyan yung mga hotels, mga restaurants, mga malls po. So, mayroon tayong tatlong phases na opening po. So this year, ang phase 1 ngayong April mangyayari, ang phase 2 ngayong September, and then the grand opening po will be next year, April naman po. So for sure po, magkakaroon ng announcement niyan. And of course po, yung ating mga kaibigan sa ministry, of course, Service Doc, number 1 yan doon, no, sa ating opening. I-invite natin yan. Okay, nandiyan, narinig po. ayan po. Ito, sabi ni Marby, anong parang nasa langit, Sir Bisdak, nakapunta ka na ba sa langit, pambihira? Hindi, yung literal talaga na, no, alam mo yung parang yung spirit, sir, no, kakaiba, yes, sir, yung ano, daming bulaklak, parang maapis, yung feeling mo pag nandoon ka, parang wala, malimutan mo lahat ng problema mo, yung stress mo, yun, ganun siya, yung ano. Ito ha, parang nasa langit ka talaga kasi pag akyat mo pa lang daming bulaklak eh, parang feeling mo nasa na ba ako, Lord? Parang ganun na, tapos ang taas pa ng altitude zero, ang lamig. Basta napakaganda, kaso nga lang hindi talaga pwede sa public, no. Yes, yes po. Pero pwede na maipakita ni Sir Bisdak pag once ma-edit na niya yung mga videos kasi medyo mahirap mag-live doon kasi nasa paanan na kami ng Mount Apo. Oh. Medyo hindi na nakakaabot malakas yung signal doon kaya ipapakita po ni Sir Bisdak kung gaano kaganda yung ano. But you can access naman po sa online kung gusto niyo ma-search talaga yung Glory Mountain. Marami naman po mga pictures and videos na nasa online po. Sir, mayroong follow-up question to kay Asnor eh. Baka hindi niya narinig ito. Balikan lang natin, sir. Sir Bisdak, pakitanong po kung pwede po ba ang hindi kasim doktrina na mag-aral sa paaralan nila. Halimbawa, yung anak ko at mga kurso, ano po? At mga kurso, ano daw yung mga kurso? Ang ano dito, sir, kung hindi kasama sa doktrina, pwede bang mag-aral doon sa ano? Yan po yung pinaka usual talaga na misconception, no? Kasi ang Jose Maria College Foundation Incorporated po ay it's a non-sectarian school. It means po, open siya sa lahat. In fact po, marami kami mga kapatid natin na Muslim na nag-aaral dyan sa Jose Maria College. At saka iba-iba pa po, may mga different beliefs, no? Kasi non-sectarian po siya. It means open to all. Any tribe, any race, any religion po, open po siya ang Jose Maria College Foundation. At saka madagdag ko na lang po kasi parang medyo parang napaka religious, no? May mga comment kasi na Jose Maria, parang medyo actual yung name ng school. Actually po, yung Jose Maria, Jose is the name of the father of Pastor Apollo si Kiboloy. Ayun. Jose Kiboloy Senior. And yung Maria naman po is ang pangalan ng nanay ni Pastor Maria Carion Kiboloy. So yun po yung pinangalan niya. In tribute na din sa mga magulang ni Pastor, na mga educators din, no? Jose Maria College Foundation Incorporated. Yun po nang galing yung pangalan na Jose Maria po. Magandang hapon, Amador. Pa-subscribe mo rin siya. Yung mga kurso.
Ay, kurso pala. Yeah, kurso, yung mga kurso po, meron tayong yung mga graduate na ng college na gusto mag-proceed ng medicine. May College of Medicine tayo at saka College of Law, yung mga gusto mag-abogado. At saka very proud kami sabihin na yung ating College of Law, yung first batch po namin na graduate, 100% pumasa po sila sa bar exam. Wow. History po yan, no, bar exam. History yan, na first timer takers lahat sila naging abogado 100%. So meron tayong medicine, tsaka may mga allied health tayo like pharmacy, BS biology, may nursing po tayo, may radtech po tayo, yung radiologic technology, may medtech tayo, may business din po tayo, entrepreneur, may tourism, may BSBA, business administration, may accountancy po tayo, may management accounting, may education din po tayo, English, mathematics, Filipino, may ano tayo, early childhood, tsaka may tech book tayo, may TESDA din po tayo, meron tayong IT, information technology, meron tayong computing, no, na course din po, at saka may engineering tayo, no, may College of Engineering tayo, may criminology, yung sinabi ko nga kanina, nag-top po sa bar exam, sa board exam, top 7 po sa buong Pilipinas yan. So ganun po ang quality ng education na ino-offer namin sa Jose Maria College po. Oh, magandang eskwelahan, sir. Eh. Daming matatalino. Sabi ni Ismi, sir, parang gusto ko mag-enroll. Sir Dinsyo, may online classes ba kayo? Sa college po, ano tayo ngayon? Tawag nito parang semi-online. Parang ano bang nakalimutan ko yung term? Anong tawag nito? Basta yung hindi po siya full online. Yun po. So kung nasa isip niyo po ay full blended, online, blended. Yun. The blended po tayo ngayon. Blended learning. So may mga subjects po sa isang semester na kailangan mo pumunta talaga sa school, no? Example, exam or kung ano pa yung mga activities at saka yung mga lecture ginaganap yan siya. O hybrid, tama yung ating mga hybrid. At nakikinig talaga yung mga nakikinig yan, sir. Pagsisipain ko yan pag ayaw makinig, sir. Kasi hindi to schedule kasi the interview. Ito naman si Sir Bisnak, parang ano lang, magla-live tayo. Okay, so yun po, hybrid po. So hindi po talaga pwede na full online po. Noong pandemic po, na-offer natin yung full online kasi pandemic. Ngayon, bumalik na tayo sa old normal. So yun po. Sir, balikan lang natin si Asnor kasi interesado sa eskwelahan. Sabi yes, niya, salamat sir sa follow-up question. Yes po, kasi sir, gusto ng anak ko dyan. Sabi ko, pag-uwi, inquire kami. Disiplinado anak mo dito, panigurado. Yes, actually po, one of the reasons po bakit lumubo talaga yung aming, alam nyo po ang nangyari, mga viewers po, nung pandemic, ang ibang mga schools nagsara. Kasi nga, di ba, hindi na naka-adjust sa pandemic. Yung iba, nag-decline talaga yung kanilang enrollment. And sa JMC po, we are very proud to say na nag-times 2, nag-doble po yung aming, yung aming population. Kasi once na yung anak nyo na enroll doon, nakapunta na si Sir Bisdak doon, yung security and safety ng anak ninyo, of course, mayroon kaming personality, doon, bawal yung mga, yung behavior, chine-check talaga. At saka, yung kalinisan po ng school namin, pinagmamayabang po namin yan. Of course, the quality of education, kasi yung mga top-notchers din po yung aming mga teachers na nandoon po sa school. So, ano nga yung tanong niya, sir? Paano mag-inquire? Pwede po kayong bumisita kung nandito naman po kayo sa Davao. So you can just visit our registrar po sa Jose Maria. OFW to sir, sa ibang bansa, sir. Pero yung anak niya nandito sa Davao. Pag pwede naman po mag-email. Pwede niyo pong bisitahin ang aming official page sa Jose Maria College or website po natin. Nandoon po yung email na pwede niyo pong i-email pag meron po kayong i-inquire. Or pwede niyo po kayong mag-connect sa akin, sir, di ba? Yun po. Sir, ito po, sir, si Judy Danid ko to. Murag mahal. Guro, diha, kay pader pa lang, murag mahalun man. Okay. Yeah. Isa din yan sa maraming, isa yan sa mga maraming misconception, no? Una, yung bawal daw sa ibang mga religion. Pangalawa naman, mahal dyan kasi world class nga yung, yung JMC, no? World class yung facilities. Mamaya, makapasok kayo mamaya doon, service doc. Ang kasi po, na natayo po yung Jose Maria College, one of the advocacies of pastor na mabigyan ng magandang quality education ang ating mga kabataan kahit na wala pong capacity financial, service doc. Kaya po, quality education yet very affordable po. Kahit i-check nyo po yan,
i-check nyo po ang, i-compare nyo po ang tuition fees ng JMC sa ibang mga schools na nandito sa Davao po, sobrang baba po ng Jose Maria College Foundation. Pwede nyo pong i-check yan, i-compare nyo po sa lahat ng mga schools po. Mas mura pa, sir. Mas mura po siya. Kasi yun lang, part po siya ng advocacy na, na ano, ni Pastor. Pag once na scholar ka, wala ka talagang babayaran. Pero meron kasi, sir, na gusto din sa JMC. Pero they are a, may capacity sila to pay. Oo. So open naman po siya, no? Hindi naman siya exclusive sa lahat ng scholars. So yun po, murang-mura lang din po. At saka proud din po naming sabihin na sa buong region po, dito sa Davao region, only JMC po ang merong both medicine and law. Kasi ang school po ka, pag school ka, meron ka talagang law school at saka medicine, medical school. But in JMC po, merong law school, merong medical school at the same time. May business pa, may engineering pa. Baka may nakalimutan ako, magtampo yung ibang program. So yun, criminology, psychology, marami po tayo, nursing, marami po tayong pagpipilian ng mga courses po. Ayan. At saka pala, sir, saka sa mga gustong mag senior high school, meron na, sir. Kasi sa JMC po, lahat po talaga, kasi ang senior high school po natin, lahat po subsidized po ni Pastor lahat. Wala pong babayaran. Senior high. Senior high po. Wala pong babayaran lahat ng, ano, pag galing ka sa public school, wala kang babayaran. Pag galing ka sa private school, you need to pay, I think, 6,000 or 4,000 lang po. Sa buong ano na yan, buong taon na yan siya. So sa school nyo, sir, meron ding spiritual activities, meron? 100%? Yes po. Since ang school po kasi is non-sectarian siya, hindi po siya kagaya ng Ateneo, no? Kung mabanggit ko lang, kasi Ateneo is a sectarian school. Talagang may religion talaga na, na subject. Oo. So JMC po, since it is an, non-sectarian, wala po tayong subject na doon talaga pinapasok yung doctrine, sir. Oh, kasi hindi po siya bawal. Ano, hindi siya bawal. Pero po, pag once na nandoon kayo sa Jose Maria College, kayo po ng mga parents, alam ko ang mga parents baka testify din, doon yung makikita talaga yung school na disiplinado talaga ang lahat. Okay. Kasi po, kapag pinapractice mo yung spiritual faith mo, makikita yun sa galaw mo eh. Sa pamamahala mo, the way you, ano po. So doon mo makikita na disiplinado yung mga tao doon, lahat. Kahit hindi po kaanib ng KOJC, mga estudyante po, tinuturuan talaga ng magandang asa. So pag sinabi nating spiritual activities, kasi baka sabihin nila, baka pag dyan mag-aral, yung tawag niyan, parang i-indoctrinate or whatever. Hindi po, no? May mga activities tayo po na formation, no? Ang tinatawag po namin dyan ay formation activities na wherein ano talaga natin, ituturo natin yung mga culture of discipline, culture of cleanliness, kasi based po yan sa turo ng ating founding president. Ang nagtatagpo ng Jose Maria College ay si Pastor Apollo Sikibuloy po. So hindi po namin pwede na hindi ituro din yung mga principles and mga kultura na tinuro din ni Pastor sa amin. Una, yung kultura ng kalinisan. Mm-hmm. Kahit saan ka magpunta, di ba, Sir Bisdak? Grabe ang linis, sir. Malinis talaga. Bilib talaga ako. Pati yung CR, sir, pwede ka magkumain dun sa CR. Kasi yun yung standard ni Pastor po. CR talaga ang tinitingnan. Malalaman mo ang isang tao kung malinis siya doon sa kanyang CR. Kaya pag mag-visit si Pastor ng mga bahay namin, chine-check talaga ang CR. Kaya yun ang ano, batayan ng ano, kalinisan. At saka yung kalinisan, so hindi lang yan nakikita. Na-feel mo yan, 'di ba? O na-feel mo yan. Kaya iba yung kalinisan na nakikita mo, iba yung kalinisan na feel mo na malinis talaga. Malinis talaga. So ganun po. Sir, pwede ba mayroom charger, sir? Grabe, ang daming tanong to, sir. Mapalabang ka, sir, ha? Pwede ba? Ayun, ano lang yung universal lang, sir. Yung dong, mayroom charger dong kasi dong, ano, saan na dong kasi mapalabang ta dito, dong. Type C ka. Dili, kanang universal lang, sir. Universal. Problema, wala pa masaksakan ano eh. Sir, ito may comment, sir. Ayan, kanang dong, pabusla, palomsong. Ito, sir, mayroong tanong, sir. May dentistry ba daw na kurso? Ayan, magandang tanong yan kasi by next year, hopefully, ipagdasal po natin na mabigyan na tayo ng parang permission na mag-open po ng dentistry by next year or next year. So, next year daw, meron na ho daw. Pero ipagdasal pa po natin kasi depende po yan kasi sa approval ng Commission on Higher Education po, pero niluluto na po namin ang planning, nasa planning stage na po tayo, sir, na pag-offer ng dentistry. So sir, ano ba, active rin ba sa sports daw yung ano, yung eskwelahan? Yes. Sa sports po, hindi naman po siguro sa pagmamayabang, kahit tanungin niyo po yung mga ibang schools na nandito sa Davao region po, ang number one, nagcha-champion talaga sa buong Davao region po ay ang Jose Maria College na varsity team. Ang tawag po namin diyan, JMC Kings.
Kasi ang si Pastor po ay sobrang hilig talaga sa basketball. Yan yung favorite sports niya. So gusto niya na talaga yung kanyang team, no, sa JMC na varsity, JMC Kings po ay number one talaga. Kaya po last year nakapaglaro po tayo sa Manila po, nakalaban natin yung mga teams na nasa Central, like FEU, yung mga ganun po. Tayo po yung naging representative ng Visayas and Mindanao. Wow. Kasi natalo natin lahat ng team sa Visayas and Mindanao. Kaya tayo yung nilaban doon sa nationals na mga team ng basketball. Oh. So yun po. And then sa volleyball naman, sa katatapos lang po na PRISA-A, yung Private Schools Athletics Association, champion po ang both volleyball yun, dong, no? Volleyball po, champion po ang both male and female po na team. So, yun po, kahit isi-search nyo po yan, hindi naman po sa pagmamayabang, no, na kasi ako, part ako ng JMC, kahit isi-search nyo po, talaga sa chess, champion po tayo, sa table tennis, champion po ang JMC, hindi lang po sa basketball, no, basketball, of course, number one talaga yan, no, ano man sabihin, pero kinatatakutan yung JMC Kingser sa mga teams ng basketball. Then meron din tayong volleyball, both men and women po, na malalakas din po ang team. Sir, mayroong tanong si Batang Mindanao PH. Bisdak, pakitanong kung enroll ba dyan, kung mag-enroll ba dyan, may dorm din po ba sila para sa mga estudyanteng mga malalayo? Yes, okay. Bago ko sagutin yan, baka kalimutan nyo i-subscribe. Ayan. Densho TV po, maraming salamat, Sir Bisdak. Okay, bago sagutin naman din ang PH, subscribe muna Densho PH, ha? Nakapinsan yung comment section. Densho TV. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Regarding naman po sa mga dormitories natin po, meron po tayo mga boarding houses and dorms po na accredited po ng school, nearby po ng skwelahan. So yun po, yun. Kasi yung sa compound po, Sir Bisdak, yung ating dormitory po dyan ay parang nilalaan natin sa mga foreign students. So parang binibigyan din natin sila ng ano, na safe din sila. So sila yung inuuna natin sa ating dormitory, yung mga foreign no, students. Nasa galing sa ibang bansa. Yes. So yung mga kagaya natin, mga Bisdak, mga hindi naman galing sa ibang bansa, may mga boarding houses tayo at mga dormitories tayo sa palibot po ng Jose Maria College. Okay, next, ang dami ng tanong dito. Teka lang. At saka pwede nyo pong i-search ang JMC po sa Facebook at saka sa website po natin. Makikita nyo po doon kung gaano kaganda yung building, di ba, sir? It's a European inspired na building. Naka-bricks po yan lahat. And then mamaya po, kasi hindi pa nakapasok si Sir Bisdak sa loob, sa labas pa lang yung nakita niya. Mamaya nga po papasokin natin si Sir Bisdak doon, ipapakita natin yung mga facilities na nasa loob ng JMC po. At makikita nyo po yan mamaya. Sabi ni Mary Rose, that's amazing. Hindi ko alam na maraming tinulungan si Pastor Kibuloy. Maganda yung Glory Mountain na nakita ko habang nag-interview si Bisdak kahapon. Overlooking yung golf course. Ayan, no? Yeah. Talaga malaking bagay yung ginawa natin dito, sir. Yes. So, ano po talaga, kasi ganito po. Ito kasi yung nabanggit ni Pastor. Example po, kukuha ka ng isang bata, papag-aralin mo hanggang from kinder hanggang makapagtapos siya, maging doktor, maging lawyer. Magkano po yung gasto mo dyan? Sa isang bata lang po. Okay? Pero si Pastor po, million yan, sobrang million pa. Okay? Pero si Pastor po, more than 3 million na po na children ang natulungan po ni Pastor. Ongoing po yan sa ngayon. Kasi hindi lang po Jose Maria. Yung Jose Maria po kasi nasa Central Compound, yung mga taga Davao, doon po pina-enroll mga scholars. Pero sa ibang mga cities po at saka ibang countries, ang mga scholars po ni Pastor, doon po sa mga university na gusto nila. So bago, gagagaling ko lang po ng Thailand, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Macau. Ngayong ano lang po, December, January, February, bago nangyari itong ating pagkikita, Sir Bisdak. Galing po ako sa mga countries na yan. Binisita po natin ang mga scholars ni Pastor doon. Sobrang saya. Ibabangan nyo po sa vlog ko, ipapakita ko yung mga interview ko doon sa mga scholars. Binisita ko yung mga universities nila doon, sa Thailand, sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong. Mga countries po, binisita natin doon. At saka sobrang thankful. At saka mantakin nyo po, mga viewer ni Sir Bisdak, hindi po yan sila mga Filipino. Mga
local po yan ng Thailand, local ng Malaysia na pinapaaral po ni Pastor. Oo. So hindi po sa parang sa Pilipino lang. Kaya yun po marami ding ano na nasa ibang bansa na bakit ang Pilipinas mismo ang sumisira kay Pastor na sila nga na taga ibang bansa tinulungan din ni Pastor. So ganun po yung ano nila no, dismaya din sila sa ating dito sa Pilipinas. So yun po, kung alam nyo lang po, kung malalaman nyo lang po talaga, alam mo, ah Sir Bisdak, kasi nandito na din tayo, nagla-live na din tayo. I-share ko lang konti yung aking story, bakit ako. Nako, maganda po ito Sir. Sir, ito makinig po kayo ha, ito po na. Makinig po kayo yung istorya ni Sir Dinsho, bakit siya napunta dito sa ano sa Kingdom of Jesus Christ. Sir, yung pinanggalingan, umpisa talaga yung binulong mo sa akin. Yes. Actually, Sir, bibidyuhan sana kita niyan. Eh total nandito naman, isang bagsaka na. Oh, sabihin ko na, bahala na, gurgurin niyo lang ako, Sir. Ayun natin. Okay. Pakinggan po natin si Sir Dinsho. Pa-subscribe po na yan yung link eh. Yan lang. Eko Sir, pakinggan po natin si Sir Dinsho. Okay. Yun po, no? Nung ano po, nung yung lumabas yung issue na si Pastor ay killer, land grabber, yung ano, yung nagdanakaw ng lupa at saka yung may pinatay daw si Pastor na isang tribal chieftain doon sa Tamayong mismo. Kasi very controversial yung Tamayong, Sir. Nabanggit ngayon kagabi, di ba, siya ni Pastor yung ang isa sa mga tumulong talaga is si Mayor Rodrigo Duterte para maayos yun siya dyan. Kasapi po kasi ako sa grupo ng kaliwa noon, okay? Yung mga group, leftist group naman, mayroong mga kategori yan, no? May mga red rebel and white rebel. Yung red rebel po, yun po yung mga talagang may hawak na baril at nakikipaglaban. Kami naman po ng mga teachers, kasi teacher na po ako nung napasok ako sa kaliwa po. Kami yung nagsa-psychosocial, pumupunta kami sa mga bundok at kami yung nagtuturo sa mga anak ng mga hindi pwedeng pumasok sa ano. So tinuturuan naman sila ng basic at saka yung mga victims of war ng mga anak nila, kami yung nagsa-psychosocial. So yung na-assign po ako na punta ako doon sa Sitio Kahusayan, yan po yung barangay or sitio na katabi ng Prayer Mountain or Glory Mountain kung saan yung napuntahan mo kanina, Sir. Doon kami, Sir, nung 2000, active ako nung 2000, from 2006, 7, 8, 9, 10, dyan kami, nagka-camp out kami. Ang ginagawa namin, Sir, binabato namin yung mga worker ni Pastor. Isa ako doon. Yes, oh, ako mismo kasi kalaban po ako na ministry dati. Galit po ako kay Pastor, no? Hindi nga ako nagpa-pastor, talagang kibuloy, you know, Kibs, 'di ba? Sikat 'yan, oh. Yung mga worker ni Kibs 'yan, kibuloy ganyan. Isa po ako doon sa nambabato pag nagtatanim sila ng bulaklak, pag umaalis na sila, kami yung taga-bunot, Sir. Inaapak-apakan namin yung mga gulay nila doon kasi wala pa yung pader. Kaya yun nilagyan ng pader ni Pastor kasi para hindi makapasok yung mga kagaya namin noon, no? So yun po yung ano ko, talagang isa ako sa nagpapakalat ng issue na si Pastor ay kulto. Yan, kasi kami po, may mga grupo kami na mga trolls ba tawag yan, or mga basta naninira lang talaga na si Pastor ay siya yung killer na pumatay doon sa tribal chieftain na si Jarog. Na nakita mo doon, Sir, yung shrine kung saan sila nag-reconciliation. Yun yung Jarog, tatay niya yun, yung na-issue na pinatay ni Pastor. Tapos nagnakaw si Pastor ng lupa at saka kami din nagpakalat ng issue na si Pastor ay may mga babae na iba-iba na naka-assign every night na nagpapaligo sa kanya. Yun, sa amin yun galing. Kaya ako po makapagsasabi na lahat po yan ay hindi po talaga totoo kasi galing po ako sa grupo na yan noon. Kaliwa. Nung kaliwa, nung 2010, 2011. Kaya nung dumating kasi yung 2011, Sir, may ano kasi, no, parang nangyari na turning point talaga sa buhay ko na parang 50-50 talaga yung life ko. Na hospital ako, na ICU ako ng almost a month. Tapos nung afternoon, Sir, ang mismong tumulong sa akin para makarecover ako financially, no, kasi wala na akong mapuntahan that time ay ang Jose Maria College kasi teacher nga ako, Sir, tapos sila yung tumanggap talaga na pagpunta ko doon talagang hindi na ako nahirapan, nakapasok ako at naging teacher ako doon sa Jose Maria College. At saka medyo guilty pa ako noon kasi hindi nila alam na nakasama ako. Tapos nandun ako sa loob, so medyo nagmamatsag ako, baka makilala nila ako at baka anong gagawin nila. Kasi yun nga yung nasa utak namin na may something doon sa loob ng school na yan. Pero yung 2 years na nagstay ako doon from 2012-2013, nakita ko, na-experience ko, kagaya sa inyo, Sir, ng dalawang mata ko, na-experience ko kung gaano ka-generous. Kasi lahat ng employees po ng Jose Maria College, kahit hindi po member ng Kingdom, libre po sa pagkain.
Oh, pag empleyado ka, wala ka nang problemahin sa pagkain kasi libre po yan siya. Kahit hindi ka member, kahit hindi ka kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. So yun, sa 2 years na yun, nakita ko lahat ng tao, ang babait. Wala naman ako nakita na parang ano doon, no? Kanang, ang tawag nito, parang mga abuses or whatever na yung mga pinagsasabi namin ng mga lies noon. So kaya po nag-research ako. Ko nakausap maraming tao at nakita ko personal si Pastor, ang teaching niya po, at doon ko po na umpisahan na kilalanin talaga si Pastor. At noong 2014 po, nag-decide ako na maging maging part, or nagpabaptize ako maging part ng Kingdom of Jesus Christ. Hanggang ngayon po, sa 10 years ko na paglilingkod, nandito pa rin po ako, at isa po ako sa patunay na yung mga kumakalat na issue, yung mga fake na yan, galing talaga yan sa left po, kasi galing doon, doon po ako galing, at ayaw ko na po talagang balikan yun, kasi doon ang puro hate doon, no? Puro ano talaga, kabaliktaran sa turo ng ating Panginoon na pagmamahal, pag-ibig, love po. Kaya yun po, no? So kaya ganito na lang po yung aming ano talaga, yung alab na depensahan si Pastor, kasi ako po mismo alam ko kung saan ako nanggaling, at si Pastor po ang talagang nagbago ng aking ano po, yung buhay ko. Pero bakit nakapag-desisyon ka na yung parang ikaw kalaban ganoon ni Pastor Kibuloy, tapos bigla naging kakampi? Anong nakapag-trigger sa isip mo, sir? Yes, actually po, ganito, no? Kasi sa iba ano sa kanila ay cringy pa pakinggan yan, eh. Kasi nandyan naman din sa Bible, no, pag sincero ka po na gusto mong kilalanin si Pastor, at saka ito din yung sinasabi, challenge si Pastor, pag sincero ka, just go to the yung pinaka secret mo talaga na kwarto na hide out mo, magdasal ka ng taimtim na ano talaga, na i-ask mo yung Panginoon kung sino ba talaga si Pastor. Kasi yung 2 years po na nag-observe ako, nag-research ako about Pastor, parang naano ko na parang hindi talaga totoo yung mga sinasabi namin doon, no, sa grupo namin. Saka dumating na ako sa point na talagang nagdasal ako, nag-ask talaga ako sa Panginoon na ipakilala kung sino talaga si Pastor, kung sino ba talaga siya. So hindi naman po ako binigo ng ating dakilang Ama, at talagang nanaginip ako, sir, no? Naniniwala ako sa panaginip, nanaginip ako na totoo yan si Pastor, mag-follow ka yan, mababago ang buhay mo, complete change talaga of your life. So yun po ang nakapag-trigger. At saka of course, hindi lang po sa dream, actual talaga na nakikita ko at nakikilala ko lahat ng mga followers si Pastor ng time na yun. Nakakausap ko, nakakasama ko araw-araw, wala po talagang kahit isa. Alam nyo yan, sir, sa 3 days na magkasama tayo, nakikita mo yan. How much ako na 2 years ko talagang pinag-aralan lahat ang mga kasama ko, mga membro lahat. Kasi nagtrabaho ko sa JMC for 2 years, hindi ako kaanib ng KOJC. Yung finally po, na-solve na talaga lahat, na talagang hindi talaga ito, ano, na group, na organization si Pastor, ay talagang ang pag-ibig niya talaga sa tao. Doon ako nakapag-decide, sir, na sumunod kay Pastor. Sir, pwede bang sagutin mo yung mga may bashers isa? Ano? Hello po, Maki Banahira. Sir, yes po. Sinasamba daw ninyo si Pastor Kibuloy? Hindi po sinasamba, sir. Hindi ko lang alam kung ano yung religion niya. Parang ganito po kasi yan, sir, no? Oh, for example, Roman Catholic ka. Ah, di ba ang pinaka-leader ay si Pope? Oh, di ba pag si Pope, pag dumadalaw sa iba-ibang mga countries, for example sa Philippines, di ba ang lahat ng Katoliko ay talagang grabe ang respect sa kanya? Mm-hmm. Di ba, sir? Talagang ano yan, naka-out yan, pinaparade pa yan, talaga makahawak ka lang sa Pope. Parang pwede ka nang mamatay na ano, na, di ba ganun yung ano, leader niyan, na hindi yan si Jesus Christ, si Pope. Diba, ganun po. Pero tinuturo niya yung mga turo ni Jesus Christ. O ganun po. Sa Muslim naman po, meron din silang mga Allah, at saka yung mga leaders nila na nirerespeto din nila. Ang pagsamba po ay, I don't know kung ang pagrespeto ay kapareho ng pagsamba sa kanila, pero hindi po yun, ano, yung aming pong respect talaga kay Pastor, mm-hmm, as our spiritual leader. Kasi nga, para maintindihan lang natin, kung sa Catholic, si Pope yung pinaka-leader nila, sa amin naman si Pastor yung pinaka leader talaga namin. Siya yung nagbago ng lahat ng buhay namin. Mm-hmm. O marami dito mga killer dati, mga ano, drug lord dati, pero nagbago, binago kami ni Pastor. At ganun yung respeto namin kay Pastor. Dahil po, kung wala si Pastor, hindi namin malalaman yung turo ni Jesus Christ. Kasi ako, hindi ako nagbabasa ng Bible before. Pero sinong nag-ano sa akin, nagturo na kailangan unawain ko yung mga salita ng Ama? Because of Pastor, true Pastor. Diba? Bakit nabago ang buhay ko? Because of Pastor. Bakit
ganito yung mga blessings na dumadating sa akin because of pastor. Kaming lahat because of pastor. Sino ba yung pasasalamatan natin? Si pastor talaga. Kaya pag nagpapasalat kami, sinasabi talaga namin na thank you Lord because of pastor na bago yung buhay namin. Through pastor. Ganun po yan siya. Respeto po namin yan sa aming spiritual leader. Okay? Kung ang tingin ninyo ay ang pagrerespeto namin ay pagsasamba, nasa sa inyo po yan, pero hindi po pagsamba kasi ang sinasamba namin dito si Jesus Christ po. Kasi yun yung spiritual father namin, si Jesus Christ po, yun po. Respeto po namin ka pastor as our spiritual leader po na binago ni pastor. Kasi hindi naman po maging ganito ang life namin kung wala si pastor, kasi ako po nagpaaral sa akin sa masteral ko si pastor na lahat, nag-provide sa bahay, sa sakyan, lahat na po si pastor na po lahat. Kaya yun po yung respeto namin sa kanya. Oh, kontento na ba kayo sa sagot ni Sir Dencio? Yeah. Parang si de ang level talaga ni ano ni Pastor Kibuloy Sir. Pop talaga sa Katoliko. Di ba sa iglesia meron Santo din? Papa. Di ba si Brother si Manalo? Oh, ganun din. Din ang respeto nila. No, ganun din. Santo Papa talaga, Sir. Kasi di ba, na ISO, ano kayo, di ba? Certified ISO? Yeah, yeah. Oh, 2000. Yung sa lawyer natin sa America. Sa America, yung classification ni ano ni Pastor Pop. Tapos yes. Yung sunod, mga obispo, kami, cardinal. Oh, kami mga, yung mga leaders po, mga administrators, sila yung mga bishops, cardinals. Kami naman po ng mga workers na talagang dinedicate na namin full-time yung life namin. Lalaki kami, yung mga brothers, mga madre, sisters naman yung mga babae. Ganun yung kalibis. Ganun yun siya. At saka diba po, lahat ng mga viewers ni Bisdak, iba-iba po tayo ng religion. Diba nire-respeto natin yung leader natin? Oo. Kasi sila yung parang nagagabay sa atin para maturuan tayo kung ano yung turo ni... Kasi si Jesus Christ hindi naman yung mag-appear sa harap natin, no? So, because of pastor, nalaman namin ano yung mga mensahe ni Jesus Christ, ano yung mga messages ni Jesus Christ ng aming dakilang ama, yun po. Kaya ganun lang po yung respeto namin. At respetuhin sana yun ng ibang mga religious organization na respetuhin yung aming pagrespeto sa aming mahal na pastor. Kagaya ng pagrespeto namin sa mga leader ninyo. Kung kayo na mga basher na Catholic, what if kung gawan namin ng kabulustugan yung ano, yung Santo Papa nyo, sabihin namin ng rape siya ng mga madre dyan na ilang madre, di ba? Kasi madaling magawa ng kwento. Sabihin ko, ay nako, nakita ko talaga itong pari na ito, ni-rape niya doon sa kwarto niya si ganito, ganyan. Di ba magagalit kayo sa akin? O kasi, yun nga, di ba leader niyo yan? So ganun po yung nararamdaman namin, no? Yung pag may mga paninira kay pastor. Kasi ganun lang po talaga yung pagrespeto namin kay pastor. Sir, mayroong ano sir, mayroong sabi ni ako si Isko. Wala pong kingdom citizen na naninigarilyo o mainom ng alak. Yes. Totoo ba yun, sir? Totoo po. Kapag tunay ka talaga na kingdom, pag worker, no question yan. Pag worker talaga, full-time worker, bawal talaga ang paninigarilyo, alak, lahat ng bisyo, bawal po talaga. Pag member po, kasi baka sabihin nila, ah, may kakilala ko member na naninigarilyo. Pag member po kasi yung ano po, level, yun yung sabi ko kanina, pag member yung category ng membership mo, nasa ano ka pa, living outside ka pa. So pwede ka pang parang pustit sandali, magsigarilyo, ganyan po. Pero the moment po na malaman or may makapag-report, makapagsabi, kasi part talaga sa amin yan, no, sa aming manual sa kingdom na hindi ka talaga pwedeng magsigarilyo, hindi ka talaga pwedeng uminom ng alak. Ipapatawag po yan sa counseling committee, sir. Meron po tayong counseling committee, meron tayong lower GCC, guidance counseling committee, may higher tayo, at saka may supreme GCC tayo na chinecheck talaga kung gaano katotoo, ganito. So, hindi po talaga tinotolerate yan. So, tama pong sabihin na wala pong kingdom citizen na naniligarilyo at umiinom ng alak, nagsusugal, wala po talaga. Kasi bawal po yan siya. Sir, tama ba yung channel mo? Alisa Dencio TV? Hindi, Dencio TV? Walang Alisa po. Dencio TV lang po. Dencio TV lang po. Yung Alisa, yan, pangalan yan po. Lang po yun. I-click nyo na lang yung link, yun na yun po, yung nakapin sa inyong comment section. Dencio TV lang ho. O, pakisubscribe naman po para buhayin namin yung channel ko. Doon ako mag-update ng kung ano talaga mismo ang nangyayari sa loob ng kingdom. Yes po. Tsaka about kay pastor, di ba? Sa mga nangyayari. At saka may nagtanong, sir, si pastor ba daw nagiinom? Anong nagiinom? Nagiinom ng tubig, juice, or ano po? Pero kung ang tanong niyo po ay minom ng alak, beer, whatever, hindi po talaga. Kita niyo naman po si pastor ay 74 years old na. Pero kaya niyang mag-basketball from first quarter to fourth quarter. O hindi napapagod yung mga kasama niya, yung mga kalaban niya, parang hingal-hingal na. Pero si pastor, hindi po.
kaya niya po ng first quarter to. 74 years old, saan kayo makakita ng lolo? Kasi kung isipin niyo po yung edad ni Pastor Lolo na yan na category, di ba sir? Mm. Oo, 74. Oh, sobrang lolo na talaga. Oo, lolo. Nagbabasketball pa rin po from first quarter to fourth quarter. Ganun po, si Pastor, alagang-alaga po yung health. Kaya kami po dito sa Kingdom, sa Kingdom po, monthly po talaga, sir. No, totoo talaga ito. Chine-check po yung aming BMI. Yung BMI naman, BMI po, yun yung body mass index na kapag na-overweight ka na, chine-check yung timbang, tinitimbang kami, chine-check yung aming mga dugo, kung may mga sugar na ba na mga level. Basta, chine-check ni Pastor na dapat healthy kami. So, may monthly medical kayo? May monthly medical. Libre? Yes, libre. Meron kami sariling clinic, sir. May mga doctors din kami na nasa Kingdom din. So, libre po yung lahat. Wala na po kaming iisipin. Kaya nga po, yung sabi ni Pastor, kasi natanong din ni Boss Dada yan sa akin na paano nyo machi-check na walang ano dyan, walang parang nagnanakaw or something. Ang sabi po ni Pastor, sino ba ang owner na magnanakaw ng kanyang sariling pagmamay-ari? So yun po yung kami po sa Kingdom as workers po, kasi lahat po ng property ng Kingdom walang nakapangalan kay Pastor. Nakapangalan po yan sa Kingdom of Jesus Christ, meaning po owner po ang lahat ng worker at member po. So paano mo na nakawin yung pagmamay-ari mo? Ikaw yung owner. So kagaya nito, enjoy kami dito. Bakit ko na nakawin to eh? Sa amin to, nag-enjoy namin lahat ng facilities na meron ang Kingdom. So yun po, yun. Kaya contented kami, masaya kami kasi everything is provided. Kaya yung na-issue nga, ano ba yan? Honorarium lang, walang salary. Alam nyo po, ang term namin is hindi salary. It's honorarium, pero it parang kung layman's term, salary din yan kasi pera din yan na binibigay sa amin. It's allowance yan. Mas malaki pa yan sa salary na tinatanggap ng mga empleyado na nasa labas. Oo. Pero hindi na nga namin nagagamit yan kasi nga, May bahay ka, may hotel ka. Diba, kagaya kagabi, sir. Galing tayo Kingdom. Punta tayo dito. May sasakyan, provider. Pagdating dito, may sariling cook, may nagluluto sa amin, lahat. Kahit saan ka pumunta, may pagkain ka, may bahay ka, may sasakyan ka, meron ka matutuluyan kahit sa iba-ibang bansa. Kaya nga nakakalibot kami po na iba-ibang country na hindi kami namumblema sa ticket, saan kami tutuloy, anong sasakyan namin. Kasi lahat ng country, nandoon na yung aming mga kapatiran na sasalubong na lang sa amin, nandoon na lahat na. At we owned everything. Kasi yung Kingdom economic system po natin, Service Duck, is Commonwealth po. Oo. So kung anong pagmamay-ari ng isa, pagmamay-ari ng lahat. Alam mo sir, ang ganda yung pag i-apply sa buong Pilipinas, sir, no? At saka diba sir, napansin mo dito, walang teacher. Parang kung teacher ka, doctor ka, lawyer ka, pagdating dito pantay-pantay. Lahat makapasok diyan sa Q-Sans, lahat sa King, lahat kung anong pagkain mo, pagkain natin lahat. Sir, yung disiplina, at saka yung level ninyo pareho, equal. Yes, hindi pwede na ikaw sa landscaping ka, hindi ka pwedeng lumapit sa amin ng mga professional teachers, 'di ba? Doon sa Glory Mountain, sir, yung sila Albert Labandera, 'di ba? Sila yung na-assign doon sa Skynet, doon sa golf course. Ganun, meron kaming respeto sa bawat isa. Wala po sa amin yung yung narating mo sa buhay. Anong narating mo na doktor ka ba, lawyer ka ba? Hindi po. Kahit doktor ka, lawyer ka, teacher ka, maglinis ka ng sarili mong bahay, sarili mong CR. Sir, ganun. Meron tanong, kasi yung ibang relihiyon, sir, no? Meron na yung iniwasan na pagkain? Meron ba kayong iniwasan na pagkain? Actually po, turo po ni Pastor Yana, nasa Bible po yan na hindi po ikakasama kung ano yung, hindi po ikakasama ng buhay ng katawan natin kung ano yung ipapasok. Ang ikakasama po ay kung ano yung nilalabas ng ating mga bunganga. Okay, yun po yung so we can eat everything po, pero kapag meron ka nang nararamdaman like high blood ka na or whatever, kung anong sabi ng doktor na bawal ka na sa mga matataba, bawal ka na sa ganito, di wag mo nang kainin. Kagaya ko po, example, medyo nagfa-fatty liver ako ngayon, kaya iwas-iwas muna ako sa mga medyo matataba, mga oily foods na yan. So nasa amin po yun, freedom of choice. Lagi nyo naririnig galing sa amin yan na may freedom of choice po kami dito. Wala pong sapilitan dito. Okay? Kung ayaw mo na dito, for example, parang nagsasawa na ako sa ganitong buhay na pa-jetski lang. Tingnan mo, kasi sa harap namin po, dagat na. Sana mapakita natin mamaya, miss na ako. Kung napapagod na kami mag-jetski, o di, magpaalam lang kami sa HRD na balik na ako doon sa bukid
sa bundok kung saan ako nanggaling. Oh. Kasi pagod na ako sa ganito na may yung bahay namin parang hotel. Mm. Oh, kaya yung sa Glory ay sa Prayer Mountain Prayer Service Mountain. Da. Oh, hindi, talaga, dun, sir, eh. Hindi talaga makapaniwala. Hindi ka magkakasakit dun sa Glory Mountain, oh. Sir. Hindi makakasakit. Oh, yung iba hindi makapaniwala na yung mga blue houses, pink houses, at saka yellow houses, mga worker na nakatira doon. Kasi akala nila si Pastor lang talaga yun. Mm. Hindi po. Ang ginagawa po ni Pastor ganito, si Pastor po, ang sabi niya talaga, si Pastor po galing sa mahirap. Alam niya, naranasan niya kung ano yung buhay na mahirap na talagang walang wala po. Diba po, nakwento na ni Pastor na isang buong araw siya naghihintay sa isang Chinese store para lang makautang ng bigas, pero hindi siya talaga, no, kalating araw hindi walang tumulong sa kanya, pero yung Chinese po na owner talaga binigyan siya ng maraming bigas, may pagkain, may ulam pa, gano'n. Doon po nag-start talaga ang ano ni Pastor na kapag may blessing siya na darating, lahat si po na o i-share niya sa lahat. Kaya yun pong ginagawa ni Pastor sa amin, lahat ng worker and member. Nagpapatayo po si Pastor ng hotel, kagaya ng nandito kami ni Bisdak ngayon, hotel, beach resort, eskwelahan, ano pa, mga compounds na magaganda, sasakyan, para po hindi gamitin ni Pastor, para po gamitin namin ng mga workers. Kaya lahat po kami ng mga workers, nakakain po namin kung ano yung mga masasarap lang na pwedeng kainin lang ng mga mayaman sa labas. Pagdating mo dito, makakain mo lahat. O kagaya dito, may jet ski po. Ayan po si ano, pwede bang banggitin? Coach, oh yeah, si Coach Oli nagje-jet ski, oh. Yan po, kami lahat makakagamit po niyan. No, okay, yung mga facilities, yung hotel. Ito na. Yeah, si Coach Oli, oh. Coach. Oh, yan po. Lang yung coach, ha? So, nai-enjoy po namin. Kaya po itong sasamal na resort po, pinagawa po talaga ito ni Pastor para pag gusto namin maligo, hindi na kami mamumblema na maghanap pa ng resort. Oh. Oh, so ito po, para sa amin po lahat ito. Kasi sa kadami-dami po nito buong mundo, may time pa po ba si Pastor na pupuntahan niya, mag-stay siya, di ba? Service duck. So, sir, may tanong dito, sir, sa port kanina. Yes po. Bawal ba dinuguan? hindi po. Klaro nga, sir, walang bawal sa pagkain, sir. Yun po, kasi po, yun nga po, based po kami doon sa verse po na hindi po nakakasama kung ano yung pumapasok sa bibig. Kaya ang nakakasama po ay yung kung anong lumalabas sa bibig mo. Yung mga pananalita mo na hindi totoo, yung mga masasamang pananalita mo, yun po ang nakakasama sa atin, no? Sa ating pagkatao. But yung pumapasok po ay hindi, yun nga lang po, pag sinabi na ng doktor na wag na po kayong kumain ng ganito, ng pork, kasi mataas yung cholesterol mo, di yun na po yung magsa-start na po na bawal. Pero freedom of choice pa rin. Kung gusto mong kumain, gusto mo nang pumunta ng langit kaagad, o di kumain, o bahala ka na sa buhay mo. O, ayan sa mga ano, pero dito may disiplina talaga mga tao dito. Kasi sir, 'di ba, doon sa mga pagkain natin, pagkain. Diverse naman, may ano, may pasa, may seafood, may pork, may beef, pork, may gulay, o. Ito, eh. Walang bawal. Yes. Pero pag sinabi ng doktor, bawal. Bahala ka na dyan. Choice mo na yun. Yeah. At saka yun talaga, natatawa talaga kami yung sinabi nung isang witness na hindi kami pinapakain. Ako po. Ako nga po, nag 76 kilos ako, service doc. Ngayon, nag 68 na lang kasi nagda-diet na ako ngayon. Kasi talagang sobra-sobra ang pagkain talaga. Meron kami tinatawag dito na mess hall, service doc. Hindi mo lang siguro na napuntahan doon. Doon po talaga lahat ng worker pumupunta. May sariling kitchen, may yung buong parang restaurant na ano na may cook na, may tagaluto na. Kaya hindi na namin alam kung magkano ang presyo ng bigas, magkano ang presyo ng pagkain, kasi pag during kainan po, pumupunta na lang kami lahat doon, kumakain na lang po. So, sir, ito po. Sir, misconception ito, sir, sabi yes. Ni Kristan. Oh. Yes, sir. Pakitanong kung totoo ba yung may mga batang nanglilimos din, kunin ni Pastor ang perang nalikom daw. Nanglilimos daw yung mga bata, tapos yung perang nalikom, kunin ng Pastor. Sindikato yung sir, yes, yes. Yun nga po, actually po, ganito, di ba, hindi ko lang ma-quote yung ano talaga yung exact na saying, di ba? Pag yung kasinungalingan po, pag lagi mong sinasabi, pag inaaraw-araw mo ang kasinungalingan, parang nagiging totoo na siya sa pandinig ng maraming tao. Correct. Kasi yung issue na yan po, noon pa yan. Araw-araw mo naririnig yan, taon-taon mo naririnig yan, na ganyan-ganyan, na naglilimos, nagbebenta, na ano pa yung mga sinasabi nila. Kaya yung kasinungalingan na yan parang naging totoo na kasi araw-araw na eh nasa utak na ng tao. Oo. Pero po kahit tanungin niyo po ito yung totoo. Kahit tanungin niyo po yung mga estudyante na nandiyan sa JMC kasi yun yung lagi nilang ina-accuse sa JMC. Ayaw ko diyan mag-aral kasi pinapalimos kami diyan. Ayaw ko diyan pumasok sa pagiging worker kasi pinapalimos ko diyan. Okay? Ganito po. Pagpapalimos talagang wala, ewan ko kung saan nakuha talaga yan na issue na yan. So that's
really alive po. Tanungin nyo kami na 10 years na, 20 years na, 30 years, 40 years na dito sa ministry, wala pong yan. Pero yung sinasabi nila nga, bakit kayo nagbebenta? Ngayon, ibabalik ko ang tanong sa inyo. Meron po bang, masama po ba ang magbenta? Di ba po? Kasi sa amin po, turo ni Pastor ganito. Tatlong ano lang po yan, pillars, tatlong haligi ng pagtuturo ni Pastor. Ang spiritual revolution, yun yung pagtuturo sa spiritual service doc. Financial revolution, kung kami po lahat na galing sa mga mahihirap, tinuturuan kami ni Pastor paano po umangat, paano po aangat yung aming pamumuhay. Yun po, sa financial revolution, doon po yung pumapasok yung mga business namin, fundraising namin, ganun po siya. Kasi commonwealth nga po kami dito, kung ano yung maiko-contribute mo, ilalagay mo yan sa parang ano yan, central na financial, kung sa ano pa, sa banko, parang central bank ng kingdom, ihuhulog nyo lahat doon kung ano yung pwede mong maitulong, gaano man kaliit, gaano man kalaki. Wala pong goal yung quota na sinasabi ni Hontevairo. Wala po. Kung ano yung capacity mo na pwede maibigay, yun lang po. So for example, ako po, wala ako ibang maisip na paano ako makakontribute, no? Lahat na binigay na ni Pastor sa akin, paano kaya ako makakontribute sa kingdom? Diba? Paano kaya ako makakontribute sa gawain namin para mas lalo pang lumago? O ngayon, mag-iisip ako, mag-online selling ako. O, ganun, coach. O, ay, service doc. O, mag-online selling ako. O, pagbebenta yun. Bakit may masama po ba sa pagbebenta? Dami nag-online selling. For example, sabi nila na biskotso, nagbebenta ng biskotso. Alam nyo po ba, ang biskotso namin, world class na. Nakikita nyo na yan sa, sa iba-ibang mga ano. O, bakit po ba? Yung mga naglalako po ba ng mani sa terminal, na naglalako ng mga itlog sa terminal, bawal yan? Diba? Ini-issue nyo. Bakit nagbebenta? Mabuti na ngayon nagbebenta kaysa nagnanakaw, di ba? At saka yung mga walang trabaho na nasa bahay lang, nakatunganga lang, di ba? Puse. So, yung pagbebenta, hindi ko po i-deny yan kasi part po yan ng aming fundraising. Para training yun, sir, eh. Training yan, at saka... 1 year lang ba, sir? Wala naman pong ano, wala naman pong talagang limit kasi po yung love mo kasi yan kung paano ka makatulong doon sa gawain ng Ama, sir. Kasi kahit ano ganito po, no, kahit na wag na po tayong parang ipokrito na hindi po talaga lalago ang isang organization kung walang financial. Aminin po natin yan. Kasi sa operation po, kailangan po talaga ng funds. Di ba po? Okay. Tsaka dito sa amin, paano kami mabubuhay kung wala tayong pera? Di ba po? So yun po yung aming contribution para po na makakontribute kami sa kingdom. So kung anong iniisip namin, gagaya, magtatayo ka ng bakery, magtatayo ka ng kainan dyan, ng karinderya, or ano pa yung mga business mo, yun po yun siya. So ngayon, yung sinasabi nila ng mga bata na pinapalimos, hindi po talaga totoo yan. Oh, that's really a blatant lie po. Kahit ipacheck nyo po, hindi po talaga totoo yan siya. Iba kasi yung fundraising at iba rin yung mamamalimos. Yes. Yung mamamalimos, akit ka mamalimos, mangingi ka ng pera. Fundraising, nagbibinta ka. Yes, pero may product ka eh. Yes, may product ka. Option ng tao kung bibili o hindi. Yes, oo. Ganun naman talaga. At salamat na kayo at saka yung mga kingdom citizen na hindi nagdanakaw para lang may ma-contribute, di ba po, service doc. So, yun po yung aming ano dyan. Explanation po dyan. At saka ganito po, may mga ngayon kasi yung bakit yung lumabas yung issue na yan, nagkakandak na din po kami ng aming checking po. May mga group po talaga na ginagamit yung name ng Kingdom of Jesus Christ doon sa kanilang mga anong tawag mo, sindikato nila, sir, na pag once na maiipit sila, sinasabi nila sa kingdom kami, kay Kibuloy kami, kay Pastor Kibuloy kami. Oo. Yun parang yun yung nakikita namin, sir, na ano kasi nagagamit. Oo. Gayto na lang yung challenge namin. Kung may nakita kayo diyan na bata na nagmamalimos, wag niyo nang huliin. Sundan niyo. Kung saan uuwi. Sundan niyo, investigate niyo siya kung talagang saan uuwi, kung ano 'yan. Oh, yun po. Yun. Sabi ni ito, sir. Yes. Sabi. Maraming salamat sa 1,300 na viewers natin. Paki-subscribe naman yung aking channel. Maraming salamat. Sir, ito, sabi ni Tiffany, totoo ba na nanghihingi ng ang Joy Foundation ng donation? Children's Joy Foundation. Children's Joy Foundation. Children's Joy Foundation Incorporated. Kasi legal ganito. Naman yun, eh. Ganito po.
hindi po kasi ako hindi ako nabigyan ng parang chance na maging bahagi ng Children's Joy Foundation kasi nasa Jose Maria College Foundation ako. So, pero ganito po 'yan. Ang Children's Joy Foundation, it's a foundation. It's a level 3 na foundation po, non-government organization sa Philippines, NGO. Yung level 3 po, 'yan po yung highest na accreditation na binibigay po na rank ng ating Philippine government. In fact, na awardan po ang CGFI ng best NGO at saka yung ating CGF director ay best social worker of the Philippines. Na-awardan po sila. Last year lang, every year sila po ang na-award. Now, ngayon po, nangihingi ng donation. Since na CJFI is a foundation, meron po silang registration sa, hindi ko lang PCNC yata yung, ano, yung parang government organization na nag-handle ng mga foundation, na they are really, ano yung tawag niyan? Meron silang permit ba yan? Or ano talaga, legal, no? Or meron silang, ang tawag nito, parang approval na pwedeng maka-accept ng donation. Yes, parang ano yan, sir? Parang Red Cross, ganun. Parang Yes. Talagang maka-accept yan ng donation kasi nga, tumutulong sila ng mga abandoned children. Yung mga referred ng social work, ng DSWD natin, referred ng iba-ibang ng mga agency, nilalagak sa Children's Joy Foundation. Saka may pinapaaral, sir, eh. Yes. Lahat yan, lahat na yan. Pagkain, lahat na yan. Food, shelter, clothing, education, binibigay na po sa lahat ng mga bata na nilalagay sa CJFI. So mga abandoned yan, mga abused children, o mga nasa lansangan na wala nang ano po, walang mga magulang, kinukuha po yan ini-endorse yan ng sa CJFI. Oh, yun po. Pero po, lumalabas bahay ampunan. Yes. Pero po, ang pinaka number one talaga na donor ba tawag yan, benefactor. Of course si Pastor Apollo Sikiboloy kasi si Pastor po ang tatagpo ng Children's Joy Foundation. Nasa 3 million children po ang tinutulungan, no? Real time. Yan, sa buong mundo, ang Children's Joy Foundation. Ito, sabi ni Mix Music, ito real talk eh. Kahit saan naman foundation naman, may nangingi naman ng donasyon. Kaya nga tinawag po na foundation. Yes, kasi it's a non-profit organization and yung operation niya ay based lang kung ano yung pumapasok ng mga donation na pera. Meron akong nakita ang Children's Joy Foundation sa may Intramuros, sir, eh. Children's Joy Foundation sa may Intramuros. Meron akong nakita. Yes, sir. Kasi hindi ako masyado talagang ano, sir, kasi kanina, mamaya yung ma-interview ang CGFI director natin na nandoon sa GMC. Pero meron po tayo main shelters po ang CGFI po. Nasa NCR, nasa Davao, nasa Cebu, at saka sa ibang mga location pa po. Yun po. At saka, yung sinabi ni ano alias, pwede bang banggitin, ano, service na, alias Rene, na parang hokus-pokus yung Children's Joy Foundation, parang ano lang, o kanang fly-by-night na foundation. Naku po, magagalit ang DSWD sa inyo kasi binigyan niya ng award na rank, level 3. Yan yung pinakamataas. Ang CGFI po ang pinaka unang nakakuha ng level 3 na status na sa DSWD na accreditation. At na-award pa siya ng best NGO. At saka yung director nila, si Ma'am Ching Iog, siya po ang best social worker of the Philippines. Buong Pilipinas yan, siya ang na-award. Oo, magagalit po yung ano, DSWD award body na nagbigay ng award na yun na sabihin mo na hokus-pokus yung CGF. Kasi chinecheck po yan every month yata, no? May checking talaga yan sa mga bata, may audit yan lahat sa government, from the government. Galing. Yan po. Pero mas maganda po talaga magsabi yung director from her. Alam mo, sir, ikaw palang nagkikwento, sir, no? Yes. Grabe, nakakamangha na, sir. Maraming salamat po. Thank you po, Pastor. At nabigyan ako ng chance na mapadating sa kanila yung ano, yung totoo talaga na nangyari. Kasi talaga si Pastor parang parang napapansin ninyo, walang kingdom worker na nagva-vlog. Noon. Kasi yun ang ano, sabi kasi ni Pastor, tumulong ka pero huwag kang tumulong na may nakaharap na kamera. Na parang tutulong ka kasi may nakaharap na kamera. O, tutulong ka para i-content mo. O, ganun kasi ni Pastor. At saka huwag nyo ipakita sa mundo na parang nangiinggit kayo ng mga ibang tao na ganito yung buhay namin, mas masarap kaysa sa inyo dyan, ganyan. So, parang ganun po siya, sir. So, wala pong show off. Pero yung nangyari itong ganito na crisis, no, na pinagbibintangan na nila si Pastor, yung ulo na namin, yung
yung talagang kinakawawa, kinakalaban nila. Kami po na mga members po ni Pastor, mga workers, mga followers, hindi na po talaga kami mananahimik. Correct. Kasi po, sobra-sobra na yung ginawa ninyong pang-aapi kay Pastor po, na kami yung mas nakaalam. 10 years na po ako dito, may 30 years, may 20 years. Kung ako po, 10 years, teacher po ako, mathematics instructor po ako. Salamat sa at naging professional tayo, pinaaral ako ni Pastor Masteral. Kung isang beses lang na may makita ako na mali kay Pastor, do you think po magtatagal ako ng 10 years dito? Do you think po na yung mga kasamahan namin na na-meet din ni Sir Bisdak 20 years, 30 years, 40 years, magtitiis dito? Bakit kami magtitiis dito? Iba nga sir, hindi nag-aasawa sir eh. Oo, bakit kami magtitiis kung ganyan lang may pag-aabuso pala dito? Nag-stay kami dito kasi we are more than contented. Oo, kasi pag sa labas, alam niyo po, pag sa labas ka, talaga magtatrabaho ka para ka mabuhay, para ka makakain, para ka ma-enjoy, 'di ba? Mag-iipon ka pa ng pera para makapunta sa ibang bansa. Oo, pero dito po sa kingdom, kami po ng mga workers. Ngayon, sabihan ka, oh, mamayang gabi punta ka ng Hong Kong. Oh, bukas pupunta ka ng Australia. Ganun po dito. Kasi ano na, lahat ministry na po, lahat si pastor na po mismo ang lahat ng ano sa amin. So yun po, no, hindi na po kami mananahimik at ito na po ang umpisa kasi nagsalita na po sila Sir Bisdak, nakita na po nila lahat, sila Boss Dada, sila pambansang sino ba yun? Pambansang Loyalista, sila Brothers Travelers, lahat po sila ng mga vloggers, nakita na po nila mismo. So ngayon po magsasalita na din po sir, kami. Tingnan mo sir dito. Yes po. Sabi ni Arlene Mendoza, thanks Sir Bisdak and Dince, maliwanag ang sagot sa mga tanong about sa kingdom. Thank you po Pastor. Ito naman Siri, Sir Dince, dan subscribe na ako sa channel mo. Thanks, very informative. Mabuhay po. Yes. O, tingnan mo sir, kung hindi ka nagsalita sir, hindi sila ma-inform na ito pala yung kingdom. Salamat. Hello sir. Po Sir Vlog. Salamat Sir Bisdak sa platform na ito. And ngayon po pag nagka-subscribe na po kayo sa Dencio TV, doon po lahat po ang mga contents na gagawin po namin natin doon ay lahat po ng impormasyon na straight from the Kingdom of Jesus Christ. Doon po isasabihin po namin. Alam niyo sir, kung pinagsalita ho sana kayo sa Senado, no, hindi niyo maisip yung ganito sir eh. Yes. O, dahil hindi kayo pinasalita sa Senado, hindi kayo inimbita doon ni Hunty Virus, kaya ang ginawa ho ninyo through social media. Kasi sa mainstream media hindi rin pinapakinggan eh. Yes, kasi meron ito nagtatanong lang naman, no, may mga nasasagap tayong balita na meron talagang utos na media blackout, meron, no, oo, na huwag niyong ano yan, huwag niyong i-cover yang ano na yan, SMNI, ang Kingdom of Jesus Christ, may mga activities nila. So yun po, no, so powerful ngayon ang social media service doc. Ito yung pinaka powerful weapon namin ngayon, natin ngayon, no, sa lahat ng mga sumusuporta kay Pastor, kay Pangulong Rodrigo Duterte at lahat po ng may pagmamahal sa bansang Pilipinas. Ito po ang ating pinaka weapon, ang social media. Kaya po dito po natin dalahin ang laban sa social media kasi ginugurgur na lahat ng mga ano natin sa mainstream media. Sir, mayroong nagko-comment sir diyan sa papunta na daw sila sa Liwasang Bonifacio sir. Anong ano, panawagan yan na rin sir? Yes. Alam niyo po, medyo kami dito ng taga Davao, medyo naiinggit kami Sir Bisdak kasi nga wala kami diyan, no. Pero nakikita namin at susubaybayan namin live ang ginagawa po ng lahat ng mga sumusuporta diyan sa Liwasang Bonifacio. Hindi naman po sa hindi namin gusto na pumunta diyan. Meron lang din po kami mga assignment dito na very ano din po, no, crucial din para diyan sa rally na ginaganap diyan sa Liwasang Bonifacio na hindi din po natin pwedeng iwanan dito. So maraming salamat po sa lahat ng ngayon ay papunta na doon at ito po ang aming panawagan ni Pastor, panawagan po ng lahat ng ating mga kababayan na may pagmamahal sa bansang Pilipinas po. Kalimutan muna natin ang religion, kalimutan muna natin ang ating kung saan man tayo nanggaling, kung ano man yung mga faith natin or whatever. Isentro po natin ang ating mga damdamin ngayon, ang ating pagsuporta sa ating bansang Pilipinas. Kasi hindi na po ito usapin ng kay Pastor pag-abuso sa, of course, kasali po yan siya dyan, no? yung abusing of the human rights of our beloved Pastor, kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte. Pero ito po ay pang-aabuso na sa ating mga karapatan bilang mga Pilipino. Isipin niyo po na tayo po ang naglagay sa kanila dyan sa pwesto. Hindi po sila maging nandyan ng mga leaders natin kung hindi po dahil sa atin. So dahil din po sa atin,
ang ating power, no? Ang mga kapangyarihan natin, pumunta lang po tayo diyan, ipakita natin ang suporta para malaman po ng mga nasa ano ngayon, no, nasa ating government, mga leaders natin, na gaano po kainit ang ating pagmamahal sa bansang Pilipinas na binababoy lang po ng mga iilan, no, ng ating mga matataas na leader dito sa Pilipinas. Sir, may pahabol si Isme. Isme, ang kulit mo, Isme. Ito. Sabi ni Isme, sir, pwede ba ask kay Sir Dinsyo paano sila mag-marits ha IFB? Sa FB ba? Kasi madaming interested mag-visit. Saan ba daw ma-contact, sir, sa FB? Ano bang ano? Yes. Ano, website yata yung ginanong? Oo. Meron kaming... meron kaming yung mga official ano po, official website o page po ni Pastor. Meron tayong official website, apollosikiboloy.com po. Meron din tayong kingdomofjesuschrist.org. Meron po doong mga how to contact. Pwede kayong mag-email, pwede kayong mag-contact via number, mobile number. Pwede din po sa official Pastor Apollo Sikiboloy page po sa Facebook page, pero ginugurgur po yan siya ng Meta, no? Itong si Meta, ginugurgur yan, pero may mga official tayo na ino-open na naman po, pero mag-ingat lang po doon sa mga fake accounts o may mga bugos accounts na ginagaya talaga. So yun po, or mas maganda po ano, service doc, na iano na lang po nila, kagaya sa akin, meron naman akong personal na account, Dennis Lazarte, Dennis R. Lazarte sa Facebook po. Pwede po kayo mag-message sa akin personal kung ano po yung mga ano na iparating natin sa tamang office po dito sa Kingdom of Jesus Christ po. Oy, mamali din yung Glory Mountain, hindi po for commercial. Bawal po doon sa hindi miyembro. Yes, opo. Ay sir, panghuli na lang ho, sir, panawagan ka na lang, subscribe yung channel mo, promote mo na lang yung ano, YouTube channel mo, sir. Okay po. Before ko po ipopromote yung aking YouTube channel, panawagan ko sa lahat ng mga kababayan na itong ginagawa po natin ngayon, yung rally po sa Liwasan Bonifacio, itong pag-iingay natin sa social media, itong init ng ating pagmamahal sa bansang Pilipinas, ginagawa po natin ito hindi po dahil yung mga inaakusin nila nga may bayad daw po tayo, service doc, no, binabayaran daw tayo, meron daw grupo na nag-handle sa atin, ano pa yung mga binibintang nila sa atin. Ginagawa natin ito dahil po common denominator, mahal natin ang bansang Pilipinas at kaya nating kaya nating mamatay para sa paglalaban sa ating bayang Pilipinas. So yun po, at ako naman po, since ako ay isang worker, no, Kingdom full-time missionary worker ni Pastor Apollo Sikiboloy, of course po, poproteksyonan, ipagtanggol talaga namin ang aming mahal na pastor, Pastor Apollo Sikiboloy, at makakaasa po kayo, Pastor, na yung pagbibigay niyo sa amin ng pangalawang buhay, kahit pangatlo, pang-apat po, ay ibibigay pa rin namin sa inyo sa pagtatanggol namin sa inyo. Po, Pastor, asahan niyo po na marami po kami, iilan lang po yung mga fake witnesses na yan. Okay? Yun po, at yun po, maraming salamat kay Sir Bisdak Pilipinas sa pag ano niya sa akin, no, parang diretso na, oh, ito na, live na tayo, ganyan po. Hindi tayo nakapag-prepare, pero medyo mahaba-haba yung ating naging usapan. Paki-subscribe naman po. Salamat po, paki-subscribe sa Densho TV. Nandiyan po yung link na nakaano, si sino ba yan, si Ma'am Isme. Maraming salamat, Ma'am Isme, sa pag-support. Maraming salamat po, at doon po magko-content tayo kung ano po yung katotohanan talaga na nangyayari dito sa Kingdom of Jesus Christ. So maraming salamat po sa lahat ng viewers. God bless you po lahat po. Bye-bye po. Bye-bye. See you mamaya, sir. Yes. Maligo ka na, jet ski ka na. Oh, maraming salamat. God bless. Grabe, very informative, sir. Thank you so much po. Okay. Mm-hmm.